Samantala, isinusulong ngayon sa Kongreso ang isang panukalang batas kung saan papayagan ng bayaran ang pamasahe sa taxi gamit naman ang credit card o debit card. Sa Davao, may isang taxi na ho ang nagpapatupad nito. Ano naman kaya ang masasabi ng mga taxi driver at pasahero dito sa Metro Manila? Alamin yan sa report ni Athena Imperial. Mataas man ang pamasahe, marami pa rin pasahero ang pinipiling sumakay sa taxi. Yun nga lang, sindami rin ng taxi ang reklamo ng mga pasahero. Pakiramdam kasi ng ilan, sinasadyang hindi sila suklian ng tama ng ilang tsuper. Mas mag-guarantee sa taong bayan na tama yung ibabayad mo, saka masasuklian ka rin ng tama. Ang problemang ito ang gustong putuli ng panukalang batas na isinusulong sa Kongreso kaugnay sa paggamit ng credit card o debit card sa pagbabayad ng pamasahe sa taxi. Isa sa mga probisyon ng panukala, pagbawalang mamasada ang mga taxi kung sira ang kanilang credit card equipment. At ang mga lalabag dito, 20 hanggang 50,000 pesos ang multa o di kaya'y suspensyon at kanselasyon ng prangkisa. Ganito rin daw ang parusa sa mga hindi tatanggap ng credit card bilang pasahe. Ang tanong, pabor kaya ang mga taxi driver dito sa Metro Manila sa ganitong sistema? Okay na naman kung yan talaga ipatupad na batas. Walang problema sa amin. Yung cash kaysa debit card. Kaysa po yung card, Daniel. Dahil mas di mahirapan eh. Pagka halimbawa bibili kami ng pagkain. Kumbaga meron na kayo agad na madudukot. Mayroon agad. Ayon sa ating mga nakapanayam na pasahero ng taxi, ayos daw yung ganitong panukala para raw maiwasan yung mga di pagkakaunawaan pagdating sa pagbabayad at pagsukli ng driver sa pasahero. Pero sana raw ay hindi ito pagmulan ng panibagong aberya. Kung magagaranti nila yung mga tao na may hawak ng mga cards magiging safe, na hindi maduduplicate yung mga account numbers, mas okay yun kasi mas usually walang mga panukli at saka mas okay yun para sa mga exact pairs. Kung magkakaroon ng dagdag bayad, hindi na lang. Pero kung walang dagdag bayad, okay lang. Para sa unang balita, Athena Imperial reporting.